アデューの剣。Kamusta mga kaswerties? Welcome back to my channel. Mga kaswerties, kamusta kayo? Sa mga pangyayari ngayon sa buong mundo, kamusta kayo? To be honest, ako, hindi ako masyadong okay. Kasi, parang simula nung simula yung pandemic, parang feeling mo, pasan-pasan mo yung mundo. Parang lahat parang naging times 2, times 3. Pero, syempre, katulad nga ng sinabi nila, lahat tayo may problema, pero pagandahan na lang ng pagdadala, diba? So, yun ang naging motto ko sa buhay. Always moved on. Always look for the brighter side of everything. Ang isa pa sa nakakalungkot ngayon is yung previous na company na pinagtrabahuhan ko. Nakakalungkot kasi nagkaroon ng retrenchment, nagtanggalan sila. So, yung mga kaibigan ko na nandoon, naging ka-close ko, yung iba nag-work sa akin closely, is nawalan ng trabaho. Nakakalungkot kasi sa panahon ngayon na kailangan ng tao ng trabaho, syempre para sa pamilya, pambili ng pagkain, pambayad ng bills, kasi hindi naman nahihinto ang bills, di ba? Yung mga utilities, hindi naman siya nahihinto. So, maski may pandemic, may binabayaran tayong kuryente, may binabayaran tayong tubig, yung mga necessities, nawalan sila ng trabaho. Ayun. Siyempre, siguro yung presence lang nating mga kaibigan nila, siguro yun lang yung talagang pwede nating maipakita sa kanila na nandito tayo. Kung tayo meron tayong pwedeng maitulong, kung opening sa atin, siguro dun sa current na pinagtatrabaho natin, i-refer natin sila doon sa current work natin. Baka matanggap sila, di ba? Pag natry nilang mag-apply, di ba? Ano ba ang mga pwede nating gawin para din sa mental health natin? Kasi ako, hindi talaga ako okay. Pero, malalagpasan din natin yan isa-isa, di ba? Ano bang ginagawa ko? Ano bang ginagawa ko para maging maayos? Kumbaga, bumangon, di ba? Katulad nga sinasabi nila, para kanino ka bumabangon? Di ba? Siguro napakaswerte ko rin kasi meron akong pamilya. Okay? Meron akong nanay, meron akong tatay, tsaka meron akong kapatid. So, small family lang kami. Apat lang kami. Pero, okay kami. Kung sinong may kailangan, pinagbibigyan. So, yun yung maganda dito sa family namin. Kami lang yung pinakamaonte sa family. Kami lang yung apat. Tapos wala pang mga bata, wala pang mga apo. Tapos, katulad nga ng sinasabi nila, iwanan ka na ng lahat ng mga tao, pero never ka iwanan ng nanay at tatay mo. At ng kapatid mo. Siguro yun na rin ang pinaka naging experience ko na never ako iniwan ng nanay at tatay ko. Pangalawa, meron ako mga sets of friends na sa previous company ko pa. So, yung mga kaibigan ko na yun, na hanggang ngayon kaibigan ko pa rin, 10 years ago, 5 years ago, kaibigan ko pa rin sila. Pero yung current na set of friends ko, kasi syempre yung mga lagi mo nakakausap ngayon, yung mga katrabaho mo, doon naman nagsisimula yun eh. As colleagues, as co-workers. So, sila yung mga nakakausap ko ngayon. So, meron akong mga amiga. So, yun yung tawag namin doon sa group of friends namin. Yung mga amiga ko, parang konting chat lang. Parang alam na nila na may problema yung isang tao, hindi nagdadama yan. Nakakasad kasi yung dalawang amiga ko umalis na doon sa company. Pero, continuous pa rin ang
ang communication namin. Ngayon, yung mga set of friends ko dati, hindi kami nawawalan ng communication. Siguro, yung mga old friends mo, yun talaga yung nakakakilala sa'yo eh. Diba, yung mga old friends mo, andyan sila. Tapos, lagi mo silang nakakausap. Pag kunyari may kailangan sila, tumatawag sila sa'yo. Yung marinig mo lang yung boses nila. Diba? So, tumawag tayo sa mga kaibigan natin. Okay? Baka malay mo yung pangangamusta mo sa kanila, hindi lang isarili mo yung matulungan mo, pati sila. Diba? Minsan yung isang tao, marinig mo lang yung boses, nakaka-touch na. Kasi parang feeling mo, boses pa lang niya. Diba? Parang matutulungan ka na niya. Tapos, kumausap ka ng mga mentors mo, yung mga previous bosses mo, na naging ka-close mo. Ako, marami ako naging previous boss na marami ako natutunan. Siguro, lalo na yung unang-unang account ko nung nag-call center ako. Yung dalawang taong yon, sila yung tumulong sa akin kung ano man ako ngayon. Diba? Kung mag-lead ka ng team, kung paano yung perseverance mo para makuha mo yung gusto mong position, sa kanila ko nakuha yun. Pati din siguro yung mga current mentors mo, di ba? Meron ako mga current mentors ngayon. Yung goal na gusto ko, nakuha ko dahil sa mga mentors natin. Diba? Tapos, lumabas kayo ng bahay. Hindi ko naman sinasabi na lumabas kayo ng bahay na medyo malayo, magpunta kayo ng mall. Kung safe naman, why not? Sumunod lang tayo sa protocol, face mask, tsaka face shield. Hindi ko naman sinasabi na mamili kayo yung shopping therapy. Ano lang, window shopping lang. Para lang may makita kayong ibang tao. Hindi yung sa bahay lang. Tapos, labas kayo sa village nyo, lakad-lakad kayo para at least ma-experience nyo na ibang environment lang kahit sandali. Nakakatulong yun actually. Pag kunyari may iniisip ka, labas ka ng bahay. Diba? Tapos, ang isa pa sa mga nakakatulong para sa akin, para sa mental health ko siguro, hindi ako nakakalimot magdasal. Yun. Deboto ako ni Our Lady of Perpetual Help sa Baclaran. Medyo natigil lang ngayon. Pero maski natigil, nanonood pa rin ako sa YouTube nung novena every Wednesday. Tapos lagi kong binabasa yung panyo ni Mahal na Senyor, Poong Nazareno. Kasi deboto din ako nun. So binabasa ko yun at never pa nila akong finil. Siguro may mga binigay sila. Pero antagal, pero may mga urgent need din akong binigay nila. So dapat hindi tayo na nawawala ng pag-asa. Lagi tayong positive. Okay? Tapos every morning, sa lahat ng mga pangyayari, actually hindi naman every morning lang, sa lahat ng mga pangyayari, dapat magpapa-thank you ka. Thank you Lord sa ganitong blessing, maski maliit lang yan. Natutuwa ako dun sa isang subscribe, isang vlogger sa YouTube, yung 9-year-old, parang sinelebrate niya yung 2 subscribers niya. Ang nangyari, masalo dumami subscribers niya, di ba? So, ayun lang. Kung hindi talaga kaya, at sa tingin niyo kailangan yung mag-seek ng professional help, wala namang mawawala. Meron tayong hotline, ilalagay ko dito. Actually, nasubukan ko na to. Napaka-comedy ng experience ko nung tinawagan ko tong number na to. hindi ko na i-share. Pero napaka-comedy niya at kung ano man ang ginawa ni Ate sa akin doon sa conversation namin. mas lalo akong naging positive. Okay, kung paano niya ako in-approach. So, kudos sa'yo, Ate. Sana natatandaan mo pa ako. Ayun lang mga kaswertis, okay? Kapit lang tayo. Kaya natin yan. Kung ano man yung pinagdadaanan natin, matatapos at matatapos yan. Ngayon,
Mayroong mga tao laging nandyan para sa atin. Yung mga taong unexpected na tutulong sa atin. At isa pa pala, mga ka-swerte, is mag-alaga kayo ng pet. Okay? Mag-alaga kayo ng pusa, ng aso, ng lovebirds. Okay? Kasi malaking tulong talaga siya. Bakit? Based on my experience, pag may physical pain ka, or may emotional pain ka, nararamdaman ng mga pets mo yan. Para mas lalo silang lumalapit sa'yo, nagpapahima sila, nagpapakadal sila, kasi nararamdaman nila na may physical pain ka. At ganun yung experience ko sa mga pusa ko. So pag kaya naman, hindi naman sinasabi na kailangan ni may breed, may lahi yung alagaan. Para lang malibang. Diba? So, ayan mga ka-swerties yung mga tips ko o makipag-usap sa mga current friends or kaya mga old friends. Okay, yung support system natin na nasa bahay, syempre yung family natin. Okay? Magdasal. Yun ang pinaka-importante. At mag-alaga ng mga pets. Ito ay based sa aking experience kung paano ko nalalagpasan. Pwede nyong gawin sa inyo. At pag hindi talaga kaya, katulad nyo lang sinabi ko, sick professional help. Hindi masama yon, okay? Kung kailangan nyo ng counseling, okay? Kasi meron talaga mga problema na kailangan talaga professional help eh. Hindi naman sinasabi na may diferensya ka, okay? You're seeking medical help kasi you need medical help, di ba? At hindi kaya gamutin ng ordinaryong tao yun. At pinag-aralan nila yun para matulungan. Ayun mga ka-swerties, okay? Please like, share, and subscribe to my channel. Katulad nga na nasa t-shirt ko, nothing is impossible with God. Always remember that. Okay? And if you have any comments, please comment down below. And please like, share, and subscribe. Thank you mga ka-swerties. Count your blessings. Bye-bye.